So napaka-importante nitong tanong na to. Para sa akin, napaka-importante nito. Paano mo malalaman ang tunay na kulay ng isang tao? And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Napakasimple lang. Para malaman mo ang tunay na kulay ng isang tao, malalaman mo yan kapag wala ka ng pakinabang sa kanya. So ano ibig ko sabihin? For example, gamitin natin, syempre, network marketing. Upline mo. Tapos, nung time na nagpo-produce ka, andyan siya para sa'yo, di ba? Support, ganyan. Di ba? Pero nung time na humina production mo, tapos o kaya hindi ka na masyado nagiging active, wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi ka na kinakamusta, hindi ka na kinakausap, hindi ka na pinapansin, lalo na kapag ka nag-open up ka sa kanya, wala siyang pakialam. Yun ang totoong kulay niya. Yun ang totoong siya. Katulad din sa ano, katulad din sa panliligaw sa lalaki-babae. Pag ang lalaki nanliligaw, plastic. Wag, sa mga lalaki dyan, alam nyo naman, lalaki tayo, huwag ka na magsinungaling. Lahat tayo ganun. Yung nanliligaw, plastic, lahat ng maganda lang yung papakita mo. Pero yung pangit, di mo papakita, lalabas yan pag kayo na. The more na tumatagal kayo. Yun ang, dun mo malalaman kung ano yung tunay na kulay ng isang tao. Kapag ka wala ka ng pakinabang sa kanya. Pero pag may pakinaba ka sa kanya, may benefit siya na nakukuha sa iyo. Mabait, 'di ba? Supportive, 'di ba? 'Yun ang sa perspective ng isang downline or isang member. Ayoko maging unfair at maging bias, 'di ba? Paano naman yung mga uplines? 'Di ba? Paano naman yung perspective nila? Kasi for example, ganito. Ano ibig sabihin? Halimbawa, si downline sobrang madrama. Sobrang iyakin. 'Di ba? Konting rejection, iyak na kaagad. Magkukwit na ako, dito para sa akin. Ganun na kaagad 'yung nagiging reaction, na-reject lang dalawang beses. Sa perspective ni upline or doon sa mga nag-quit, kasi 'yung iba sa inyo upline, 'di ba? Wala nga naman na pakialaman ko pa sila, nag-quit na sila, which is tama. Kaya ako sinabi na ayaw ako maging bias na ano lang perspective lang ni downline. Syempre, pati kay upline, 'di ba? Kasi 'yun nga naman. Papakialaman pa ba kita nag-quit ka na? Papakialaman pa ba kita ayaw mo na? Papakialaman pa ba kita sobrang madrama ka na, ilang beses ko nang sinabi sa'yo kung ano yung solusyon. Hindi mo ginagawa. Nag-usap tayo ngayon. Shinare mo yung problem mo kasi ganun ako klaseng upline. Shinare mo yung problem mo. Okay, makikinig ako. Tapos, tatanong ko sa'yo kung okay lang ba, magbigay ako ng advice. Gusto mo ba, bigyan kita ng advice. Bibigyan kita. Sabihin ko sa'yo kung ano yung solusyon, kung ano yung dapat mong gawin. Then after a couple of weeks or months, nag-usap tayo, yun pa rin yung problem mo. Okay, sige, pagbibigyan ko, makikinig pa rin ako. Makikinig pa rin ako kahit same yung sinabi mo, same lang a month ago, same problem, tapos yung advice ko sa'yo, same pa din. Okay, sige, pagbibigyan. Pero third time, yun pa din? Ikaw kaya lumagay sa posisyon namin? Matutuwa ka pa ba? Kung ikaw yung upline, tapos yung downline mo ganon, yung member mo ganon, yung nagiging problems niya is paulit-ulit lang. Sinabi mo na kung ano yung solusyon, tinulungan mo na siya. By tulong, ibig kong sabihin ng tulong is tulungan mo na tulungan siya. Ako hindi, kasi yun ang madalas na mi-misinterpret sa negosyo. Kaya kinaklaro ko yan sa mga members ko na pag sinabi kong tutulungan kita, hindi ibig sabihin isusubo ko sa'yo. Hindi ibig sabihin magiging charity worker ako, bibigyan kita ng pera. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pag sinabi kong tutulungan kita, ang ibig kong sabihin, tutulungan kitang tulungan yung sarili mo para kahit wala ako, kaya mo. Di ba mas maganda yun? Kesa naman nakaasa ka lang palagi sa akin. Pag wala ako, iyakin ka na din, wala ka na din, hindi mo na kaya pag wala. Hindi pwedeng ganun. Maling klase ng parenting yung ganun. Hindi ako parent, pero based sa naging experience ko, maling klase ng parenting yun. Kasi, dumilim. Hindi matututo yung anak mo. Hindi matututo yung bata. Hindi matututo yung anak mo na tumayo sa sarili niyang paa. Kaya dito lang naman sa Pilipinas yung ano eh, yung alam mo yun, 40 years old na nasa magulang pa. Dito lang naman sa Pilipinas uso yun eh. Sa ibang bansa 18 years old dapat, 'di ba? Umalis ka na. Usually sa US ganun. Yun yung ano ko, yun yung take ko pagdating diyan. Paano mo malalaman? Yun yung side naman ni upline. Ano, para at least fair. Side ni downline, side ni upline. Eh paulit-ulit yung problema mo. Anong gagawin namin? Paulit-ulit lang rin namin na sabihin yung solusyon na hindi mo ginagawa. Ikaw kaya yung lumagay sa posisyon namin bilang upline. Na hindi naman ginagawa ng downline mo.
Ako usually pag ganun ikatlong beses na nagbibigyan ako ng ultimatum, sabihin ko pa rin in a nice way na yan pa rin yung problem mo. 2 months ago, yan yung problem mo. Sinabi ko sa'yo kung ano yung solusyon. Ngayon lumalapit ka ulit sa akin, same problem. At same pa rin naman yung advice na ibibigay ko sa'yo. Pag ika-apat na beses yan pa rin yung problem, I would recommend mag-quit ka na lang sa negosyo. Medyo harsh. Harsh. Mag-quit ka na lang sa negosyo, huwag mo na itong gawin. Kasi yan pa rin. Yan pa rin yung problem mo. Diba? Yan pa rin yung sinasabi mo sa akin. Po, nakailang ulit na. Hindi mo naman sinusolusyonan. Kasi hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko eh. So, huwag mo na lang gawin itong negosyo. Kasi sayang lang rin yung oras mo, pagod mo. Gawin mo na lang kung saan ka magiging komportable na hindi mo kailangan gawin yung sinasabi ko. So, at least alam nyo yung both side, no? Para malaman mo tunay na kulay na isang tao. Ako, upfront ako sa mga members ko. Alam naman nila yan eh. Hindi ako mabait. hindi mabait ang personality ko. Yung sinasabi nila, ang bait-bait ko daw kasi daw ginagawa ko. Hindi mabait yun. Para sa akin, fino-fulfill ko lang kung ano yung purpose ko. Which is gusto ko makatulong rin sa ibang mga tao, ibang mga network marketers. Ginagawa ko yung trabaho ko. Para sa akin, trabaho lang to. Ito ginagawa ko. Para sa akin, purpose ko to eh. And masaya rin ako na ginagawa ko to. Pero personality, hindi ako mabait. pagka naranasan mo na maging upline ako, hindi ako mabait. Hindi naman ako sobrang harsh. Disciplinarian, tough love. Sabi nga ng mga leaders ko, tough love. Ganun daw ako. Kasi hindi ako magsisinungaling sa'yo para lang maging magkaibigan tayo or magstay ka sa akin, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sabihin ko sa'yo, yung katotohanan kahit mag-quit ka pa, wala akong pakialam. Di ba? Ang harsh. Pero yun ang totoong ako eh. So, ganun akong klase na upline. Ganun akong klase na leader. Kaya hindi ako mamimake ng personality ko para lang maging magkaibigan tayo, para magstay ka, para maging downline kita forever. Hindi. Ang perspective ko, gusto ko na yung mga mag-i-stay, yung mga matatatag, yung mga seryoso, mga determinado, yung talagang gusto magkaroon ng result, ma-achieve yung goals nila, sila yung gusto ko mag-stay. Pero yung mga iyakin, mga quitters, whiners, puro reklamo, ayun, gusto ko mag-quit na lang sila. Sa akin, hindi ko pinapasali yun in the first place. Kung alam ko in the first place na ano, na ganun sila, hindi ko pinapasali. So, bakit tayo napunta doon? Di ba? Ang tanong lang naman, paano malalaman ang tunay na kulay ng isang tao? Yun nga, kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, dinagdagan ko lang para at least hindi masyadong maikli yung video. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. And comment mo dyan sa ilalim kung ano yung pinakang tumatak sa isip mo dun sa mga sinabi ko. And kung nagustuhan mo to, i-like mo yung video and share mo din sa mga teammates mo, sa mga members mo, sa mga taong alam mo. Hindi lang kasi to pang networking eh. Kahit sa ibang bagay, ganun din. Ganun pa rin. Malalaman mo ang tunay na kulay ng isang tao kapag wala ka ng pakinabag sa kanya. And share ko lang rin to kasi para alam yung perspective sa mga network marketers, kasi mga network marketers kayo usually na nanonood sa akin, para alam yung perspective both ni downline tsaka ni upline. So, share nyo to sa kanila kung alam nyo na makakatulong to sa kanila. And yun lang. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Yo, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!